out nga pala sa Team Digos Beta. So meron tayong incoming na show sa Beta, sa Digos City, kung saan ay meron tayong 10,000 best of show na premyo. Tapos shoutouts nga pala sa ating mga kalods na kasama sa ating team na sina Jindel Rosalita, GM Alponte, JR Galagar, Jover Bansil, Arnel Cagadoc, Leonardo Cervantes, Arc Beta, tapos si Butch. Shoutout din kay Art Sabali at sa lahat ng Beta HBS Nationwide, sa BIP, Beta Enthusiasts of the Philippines, and sa Asian Beta Alliance, kay Master Raso Dagar, shoutouts, and kay Boss Tom Oliver. Sila yung magiging judges natin, yung dalawa, sa incoming na show sa Beta show sa Digo City. Yun mga kalods, meron akong ibabahagi sa inyo ngayon itong simple tips sa pag-groom ko ngayon for incoming Beta show. I hope meron kayong matutunan. Don't forget to like, share, and subscribe kung hindi ka pa isa sa ating mga kalods. And yun, bago ko makalimutan nga pala, shoutouts kay Edward Tinapaw, kay Sir Al ng President Rojas, at saka kay Jay Dakilos, at sa lahat ng mga kalaro natin doon sa basketball sa Tagum Beta Show. Yun mga kalods, please like and share this video kung ikaw ay isa sa ating mga kalods at nagustuhan mo itong video na ito. Comment down below para meron kang makuha na idea. At saka don't forget to comment kung magpapa-shoutouts ka sa inyo mga ka-team. So mga kalods, panoorin mo itong video na ito. A few moments later, meron ako ditong dalawang Beta na ginogroom. Isa ang mascot Hapmon at saka itong FCCP na HMPK. Bakit may harang nga ba itong ating Beta tanks? Ang purpose nito mga kalods ay para hindi nila makita yung kanilang kapwa Beta. Kasi kung nakikita nila ito, palagi silang nag-p-player sa kanilang tails. So ang mayayari ay maaaring mapunit itong tails nila. So the only thing na ginagawa natin is yung ball pen na ito. So ito yung example natin para sa pagpa-player sa kanila. Tapos titingnan natin kung epektibo ba itong playering na ito. So yan. Yan. Sa bawat pagturo mo sa kanila ay nagiging agresibo sila. Tapos kailangan mo itong pasunurin sa ball pen mo. Yan. Lumalayo sila. Yan, pero babalik rin yan. Yan. So, ito yung isang paraan sa pag-player ng Beta Fish. So, how about itong FCCP naman? So, kapag nilagay natin yan, pero more on mirror yung flaring niya. Kasi, sinanay ko siya sa mirror. Yan. So, this one naman is yung stick. Itong pen. Yan. So, mga 2 to 3 minutes mong papiplerin sila para ma-exercise yung kanilang tails. At lalong gumanda yung kanilang deportment. So, the purpose of this ball pen is to enhance the deportment of Beta Fish sa pag-groom. Yan. Dapat may ilaw kayo para klarong-klaro yung Beta Fish niyo. Kung ito ay nag-i-improve na o hindi pa. Yan. Ito ay isang mascot Hapmon. So, nasa dulo siya. Yan. Itong Beta na ito ay hindi to sa akin na breeding. Bali, sa kaibigan kong si Jindel Rosalita.
So, sa kanya tong beta na ito. Last show sa Tagom ay hiningi ko sa kanya, tapos sabi ko sa kanya ako yung mag-groom. So, yan. Nasa 3 months old na itong beta na ito. Ang laki ng beta na ito kay umaabot ng mga nasa 1.5 inches. Yan. Susukatin natin sa daliri. Yan. Stable lang ang kanilang paglangoy. Yan, ito. So yan, nasa 2 inches. Nasa 1.5 inches. So pwede na siyang isabak. Ayan. So ang purpose ng ilaw ay para lumiliwanag ang kanyang tanks. Tapos during nag-prepare tayo ng betta fish is nakikita nila itong pena ito. Pero ito ay pinapatay ko din itong ilaw na ito after ko magpe-flare dito o magtambay dito sa barracks natin. Yan. So, ready for beta show na itong mascot na ito. Tapos itong FCCP na ito. So, actually, meron din tayong mga ibang beta fish dito which is hindi pa sila ready. Ito, merong isa dito pero mukhang alanganin ito. Ayan. Mascot din. Kaso hindi pattern yung kulay niya. Buhaghag yung kulay. So, mas preferable ko yung isa, yung ito, yung pattern kaysa doon. Kasi kapag sinali mo ito sa show, ay mas lamang itong pattern at maganda yung form kaysa maganda itong form pero yung kulay niya is hindi ganun ka pattern. So may malaking factor itong binabasihan yung mga judges. Meron din tayong mga city mascot dito pero mukhang pang pet lang itong isang ito kasi napakanipis ng kanyang mastok at saka hindi ganun ka laki. So kalilinis lang natin kanina sa tank. Yan, wala nang mga dumi kasi kailangan natin maglinis para hindi magkaroon ng problema itong tank natin. Minsan kasi nasisira yung tubig dahil sa madumi yung nasa ilalim na portion, yung mga dumi ng isda ay napupunta sa ilalim. Kapag hindi mo yan na siphon ay maaari magka tail bites itong mga isda mo, mga betta fish, at saka magkaroon ng problema sa kanilang kalusugan, especially nagka-clumps yung mga betta fish natin. Tapos ano pa yung mga mga problemang na idudulot kapag nasira yung tubig, marami factor. So yan. So dito naman meron tayong mga preparation for betta breeding itong mga female bettas na all mascot yung preparation natin katatapos na itong mabreeding dahil nasira yung kanilang mga tails. Naging agresibo yung mga male breeders sa during sa pagbe-breeding. Yan, balik tayo dito. So for example, nanalo yung betta fish nyo sa show. So, ang kailangan nyo lang is huwag nyo stressin yung isda. Kasi during the time na kapag sinali natin ito sa show, tapos kinabukasan, huwag muna nating pakainin. At saka, kailangan mag-relax muna yung betta fish na yon kasi napaka-stress during the time na biniyahin natin siya papunta sa venue. Tapos bago yung tubig na gamit doon, hindi agad niya na-adapt yung tubig na yun. Tips ko nga pala sa mga nagsisimula pa lang, maglagay kayo ng asin sa betta tanks ninyo para sa antibacterial. Yan.
meron na itong asin nilagay ko. Saksunayan ito. Isa dito. At saka ito. Yan. So, nasa 3 months old na rin itong MCCP na ito. Yan. Palagi lang siyang nagpe-flare. Ang purpose ko ay para lumaki yung kanyang crowdal. Okay lang kasi kung itchimpiki yung palagi nating piniplare kasi short tails lang sila. Kumbaga, ang kaibahan nitong half moon is napakalaki ng kanilang tails at napaka-sensitive. Baka ito'y masira during sa pagpiplare nila. So, wag ganun kadalas yung pagpiplare kasi maaring mapunit yung kanyang tails at hindi na maging maganda yung titingnan nitong tails na ito kapag nasira. Yan. So, meron na tayong mga breeding ng mascot. Ito yung plano natin na ibabalik yung balang arrow line. So, yun. Abang-abang tayo mga 2 to 3 months. Meron tayong maibenta na mga betta fish na mascot. Para nga pala sa nagtatanong, I can ship nationwide dito sa Pilipinas through LBC. And then kung ikaw ay Mindanao lang at saka kaya lang natin ipabas or ban, pwede lang. Pero mas accessible yung LBC kasi with permit na yun. And then yan ang ating pinag-usapan sa gabing ito. I hope meron kayong natutunan sa konting kaalaman na i-share ko sa inyo na mag-try tayong sumali sa mga betta show para malaman natin kung yung ating ginogroom is naging epektibo ba o kapag ito'y nanalo, ibig sabihin tama yung ginamit mo na sistema. Lagi nating tatandaan mga kalods, if you take good care of your water, the water will take good care of your betta fish. So importante na maging malinis itong betta tanks at saka yung quality ng tubig ay maganda para yung ating mga betta fish na piniprepare is lalong gumanda at ready for the show na. So don't forget to like, share and subscribe kung nagustuhan mo itong video na ito. Maraming salamat sa panonood mga kalods and see you!